Okay, class, malinaw ba yung audio? Malinaw po, sir. Okay, sige. So, pati yung ano, slides nakikita. Okay. Apo, sir. Okay, sige. Thank you. So, start na tayo. Okay, so yung next topic natin is about yung fundamental trigonometric identities. Okay, so ang gagawin natin ngayong araw is i-derive natin yung basic o yung fundamentals trigonometric identities. Yung iba doon actually na-discuss na natin pero konti pa lang, okay? So ngayon ipapakita natin kung paano maipapalabas yung iba pa, okay? Okay, so start tayo dito sa pag-recall, okay, nung unit circle. So kung naalala nyo before, so kapag nag-drawing tayo ng unit circle, so we have the X and Y, okay, axis, okay. So ito yung, okay, so origin, okay. Then, since it is a unit circle, so it will have a radius of 1 or unity. Sabi natin ito yung 1 natin, kunyari. Okay, so assuming this is the standard position. Okay. Then, we will rotate in a counterclockwise, which is a positive angle. Okay, to create a positive angle. So, pag umikot tayo ng... Yan, so ng counterclockwise, so we will create a unit circle, okay? So sabihin natin kunyari umikot siya dyan from the initial side, sabihin natin kunyari ito yung terminal side mo, okay? So syempre pag tumama yan sa any point in that circumference, okay, ng circle, so pwede nating pangalanan yan as point P. Okay? So, si point P na yan is meron siyang coordinates. Okay? So, kung maalala nyo yung coordinates which is X and Y. Okay? So, pangalanan natin X and Y. So, paano nakuha yan? Kasi kung ipoproject natin yan sa X-axis, okay? So, tatamaan yan dito is something na my measurement ng x, okay? So, since nasa x-axis yan, so pangalanan na lang natin as x. Okay, and dito naman kapag pre-project natin, okay, so tatama yan dito sa y, okay? So, sa y-axis, pangalanan natin siya as y. Okay, so therefore, meron siyang point coordinates na x and y, okay? So, based dyan, mapapansin kaagad natin na mag-create tayo ng right triangle. Okay? So, ito yung right triangle natin. So, meron tayo ditong 90 degree right angle. Okay? So, ngayon yung triangle na na-form dyan. Okay? So, lumalabas meron siyang dimension yung base. Okay? So, base which is yung x and yung height is y. Okay? And yung hypotenuse natin ay yan yung radius, okay, natin. So therefore, yung gumamit tayo ng unit circle, okay? So therefore, ang radius natin is 1. Or the hypotenuse is also 1, okay? So dahil doon, pwede na natin kunin yung iba't ibang function, okay, based on doon sa sinasabag nating Sokatowa definition. Okay? So Sokatowa definition. Okay, so to find sine of theta, so ito yung theta natin. So ito yung interior angle natin dito, okay? So since we are moving in a counterclockwise or anticlockwise direction, so positive yung angle natin. So ito yung angle natin.
theta. Okay? So, kapag dinefine natin ngayon yung sine of theta, it is equivalent to opposite, okay, over hypotenuse. So, based on the SOH-CATOA definition, so gagamitin natin yung SOH na definition. Okay? So, based dyan, okay, so ma-i-ano na natin yung definition ng sine of theta, okay, which is equivalent to opposite y, okay, ito yun, opposite nitong angle theta, over hypotenuse, which is also equivalent to 1. Okay, so therefore, sine of theta is equivalent to y. Okay, so kaya ito yun. Nandito. Okay, so similarly, so yung cosine, ganun din. So using the SOH-CATOA definition pa rin. So yung cosine of theta mo is equivalent to ka, okay, which is adjacent side over the hypotenuse. Okay, so ang adjacent side dito nitong angle na to, okay, is yung x. Okay, so x siya over hypotenuse is 1 or radius 1. Okay, so therefore it is equivalent to x. So yun ang reason kung bakit cosine of theta is equal to x. Okay, then yung other ano pa, to continue, yung tangent. So ang tangent based sa the SOH-CATOA definition, so opposite over adjacent. Okay, so therefore, palitan natin. So, opposite side is y over x. Okay, kaya y over x to. Okay, so, and yung iba, makukuha nyo na lang by getting the reciprocal. Okay, so reciprocal nung iba pang function na nabigay na natin. So ang sine, ang cosecant, okay, so ang cosecant, ay sorry, so ang cosecant, okay, nakikita ba? Okay, wait, yan ako lang para mas dito na lang. Okay, so cosecant, ay sorry, cosecant of theta, okay, is equivalent to the reciprocal of sine, di ba? So, therefore, kung ang sine of theta natin is y, okay, so magiging siyang 1 over y. So, basta, importante, kailangan yung y mo should not be equivalent to 0 to prevent itong expression na to maging undefined, okay? Kasi dinidefine nga natin or infinity. And the second is just the reciprocal of the cosine of theta. Okay, kaya magiging siyang 1 over x, where x should not be equivalent to 0. And lastly, cotangent of theta. So, reciprocal lang ng tangent of theta. So, magiging siyang, x over y. Okay, so reciprocal nitong y over x. Okay, so parang ganito kasi yan. Y over x, which is equivalent to 1 times x over y or x over y na lang. Okay, so ganun. Okay, so kaya nakuha itong mga to. Okay, so cotangent, then itong kanina. Yan. Okay, so may question ba dito? Sa wala po. Okay, so wala po. Okay, sige. Thank you. Okay, so next natin na slide. Okay, so i-erase ko lang to. Kasi nung last time pa pala to. Okay. So ngayon, okay, wait. I-magnify ko lang ito. Tuloy ito.
Okay. So based doon sa kaninang nakita natin sa dito sa mga sinet natin. Okay, so makikita nyo kagad dyan na merong mga functions na reciprocal lang siya nung isang function pa. Okay, so based dyan, may lalabas natin yung iba pang identities. Okay, so okay, so wait lang ako. Inom lang ako. Okay. So, balikan ulit natin yung definition ng sign. Okay. So, ang definition ng sign, okay, based sa kanina. So, ang sign of theta is y. Tama? Okay. Then, alam din natin na ang cosecant of theta, okay, is 1 over y. Okay. So, yan yung dinipay natin kanina. Okay. So ngayon, papalabasin natin yung kauna-unahang identity na maidi-derive nyo. Okay? So based dyan sa dinipay na kanina, okay? So lalabas na ang relationship ng sine of theta with respect kay cosecant of theta. So lalabas na siya ay reciprocal. So therefore, kung gagamitin natin tong cosecant of theta is equal to 1 over y. So, pwede nating palitan si y ng sine of theta. Okay? So, lalabas dito, yung y, papalitan nyo lang ng sine of theta. Okay? So, yan. So, yan ang una nyong identity na matututunan ngayong araw or madi-derive na rin o diniderive natin. Okay? So, yan yung first reciprocal identity. Okay? So, ang cosecant of theta is equivalent to 1 over sine of theta. Okay? So, kung titignan natin, algebraically, pwede rin natin makuha yung definition din ng sine of theta in terms of cosecant of theta. Okay? So, ang gagawin lang natin is to cross-multiply lang ito. So, pagpapalitin mo lang itong dalawang yan ng pwesto. Okay? So, equivalent siya sa sine of theta is equal to 1 over cosecant theta. Okay? So, ibig sabihin, palitan lang ng pwesto. Okay? So, ito yung first identity mo, then second identity na napalabas. Okay? Using yung basic definition. Gamit pa rin yung unit circle. Okay? So, yon. So, kung paano yan lumabas sa ibang way, pwede nyo rin naman bumalik din kayo dito. Okay? So, since cosecant theta is equivalent to 1 over y, pwede mo rin pagbaliktarin ito eh. Okay? So, para magiging siyang y is equal to 1 over cosecant theta. Okay? Then, ipapalit mo na yung buong y na yan dito. Okay? Kaya lumabas to. Okay, so kahit anong way actually. So kung may maisip kayo na ibang way para mapalabas yung expression na yan, okay lang as long as wala kayong nilalabag na rules. Okay? So yun yung second. Okay, so next na i-derive natin. So we have yung cosine of theta. Okay? So, kanina, ang cosine of theta, sinabi natin, equivalent siya sa x. Okay? So, alam din natin na si secant of theta, equivalent siya sa reciprocal ng cosine of theta. So, therefore, 1 over x. So, based dyan, pwede na naman nating i-relate yung cosine of theta saka yung secant of theta. Okay? So, lumalabas ang kapag ginamit natin to, okay, at meron definition yung x, pwede na nating i-replace yung x ng cosine of theta. Okay? So, yun na yun. So, ganun lang kabilis. So, once na na-relate mo na yan, so, ito na yung susunod. Okay? So, itong nandito sa pang-ano.
Okay, so lumalabas yung pangalawa dito. Yan, ito. So yun yung next na identity na madiderive natin. Okay. So yun yung pangatlo. Okay, so kung titignan nyo, ilang minutes pa lang tayo nagdi-discuss, pero nakapag-derive na kayo ng tatlong identities, okay? Which is, kung titignan nyo itong mga to, kasi actually itong mga identities na pag-uusapan natin, itong mga trigonometric identities, nung nagbo-board, nung nag-board exam kami, okay, sa engineering, memorize nyo dapat to, okay? So, marami kasi ito eh, actually. So, ito yung kakailanganin kasi natin kapag sa calculus, kapag nasa topic na tayo ng, na may kinalaman sa trigonometric functions. Okay, so ganun. So, syempre, yan, na-derive na natin itong mga to. So, magandang ano yun, kumbaga, na kayo mismo. Kasi kami, nung time na yan, sa sobrang dami, wala ka ng time i-derive, okay? Kasi medyo merong oras lang yung board exam. Pero, ang idea dito, mas maganda na ma-derive nyo siya, okay, kaysa i-memorize. Kasi nung time namin, minimemorize talaga yung, kasi wala ng oras para mag-derive. Pero, para sa ano na hindi nyo na siya kailangan i-memorize, mas maganda kung ma-derive nyo siya, okay? So, mas maganda yon. Kaya, yon para maiwasan natin yung masyadong pag-memorize. Kasi kung tutusin, ganun naman talagang dapat, okay? So, yung analytic skills nyo ang dine-develop natin dito. So, computing skills and analytical skills nyo, yun ang importante. Kasi sa panahon ngayon, syempre, lalo na maraming bagay ngayon ang kaya ng i-program, okay? Or sabihin natin, marami ng robot, okay? So, ayaw natin na maging ganito tayo, okay? So, kasi balang araw, pwede kang palitan kapag ganyan ka. So, ibig sabihin, kung maalala nyo yung ginagawa nyo nung high school pa elementary, na pinapasolve lang kayo kagad ng teacher nyo sa math. So, ayaw natin gawin yon, okay? So, kasi ang gusto natin is, dapat meron kayong, o alam nyo yung reason kung bakit nyo ginagawa yon. Okay? Kasi minsan mga teacher natin sa math, tuturuan lang tayo mag-solve. Okay? Solve. Pakisolve to. Solve. Solve. Yan. Tapos pag tinanong kayo, bakit nyo ginagawa yan? O ano yung pinaka-reason nyo? Ba't kailangan nyo isolve yan? So, syempre, sabihin nyo, hindi ko alam eh. Pinapasolve lang kami ni ma'am o ni sir. Okay? So, hindi dapat ganun. Okay? Kasi kung ganun tayo, balang araw, pwede tayong palitan. Okay? Kasi, dapat marunong kayo mag-isip at alam niyo yung theory behind doon sa ginagawa niyo. Okay? So, yun lang. Baka masyado tayo magtagal. Okay? So, anyway, so to continue, yung pang-apat natin na identities. Okay? So, magkukuha niyo rin dito. So, since ang second of theta is equivalent to okay. So, 1 over cosine of theta. Okay. So, yung mga nakaka-problema pala sa signal ngayon. Okay. So, sabi ko nga, hindi natin talaga makontrol yan. So, actually, try na kong i-record to ngayon. Pero hindi ko pa kasi na-check kung okay yung recording natin. Pero anyway, titignan natin kasi kung maganda naman. So, baka ipakita na lang natin, i-upload ko na lang to sa YouTube. Okay? So, sa ngayon, yung mga nagkakaroon ng problem, i-retry lang na i-retry. So, mag-reconnect na lang kung sakaling nawawala talaga masyado yung intelligence nung ano. Okay? Nitong discussion natin. So meaning
unintelligible na talaga yung ano, so meaning nag-chappy-chappy, nagpahinto-hinto na yung boses ko. So tingnan natin, baka sa recording maayos naman, pero yon. So kailangan natin i-continue na lang muna to kasi for the sake dun sa mga tao na o mga estudyante na okay naman yung connectivity. Okay? So yon, okay lang. So yung medyo nagkaka-problema, i-upload ko na lang tong ano, tuloy. Okay? So kung titingnan natin dito sa okay, so balik tayo dito. So yung cosine of theta is just the reciprocal of secant of theta. So therefore, itong lugar nitong secant of theta at cosine of theta dito sa nasa denominator at numerator, pwede kayong mag-cross multiply diyan. So pwede niyo pagpalitin ng pwesto. So therefore, ang cosine of theta is also equivalent to 1 over secant of theta. Okay? So yan yung pang-apat na identity na na-derive natin. Okay? So yon. So tuloy lang natin, okay? So next is the tangent. Okay? So ang tangent alam natin y over x. Okay? So ang cotangent alam natin reciprocal siya ng sa tangent. So lumalabas is x over y. Okay? So based dyan, pwede nating i-relate ulit. Okay? So ibig sabihin lang yan, yung cotangent of theta is equivalent to x over y. So therefore, kung kukunin natin yung value ng y, okay, y, dito sa taas, dito. Okay, so pwede natin i-cross multiply si x dito. So magiging siyang x tangent theta. Okay, so si x tangent theta ngayon, yun yung y mo. Ipapalit natin yan dito. Okay, kasi si cotangent of theta will now become x over x tangent theta. Okay, so meron kang x sa numerator, may x sa denominator. So, magka-cancel yan. Okay, magiging yung 1. Okay, so yun na. So, kung tangent of theta is equal to 1 over tangent of theta. Okay. So, ito na yun. Okay, so sa kabilang banda, ganun din. Okay, so kung gusto mo rin kunin si tangent of theta, okay, so pwede mo naman i-cross multiply na rin yan. Okay, so palitan lang sila ng pesto. Yan. So ito yung pang lima mo na identity. Then ito yung pang anim. Okay, so yon. So meron na kayong, meron na tayong anim na na-derive na identities. Okay? So, ang pangalan nitong anim na to is reciprocal identities. Okay? Based dun sa characteristic niya na yung isa is just the reciprocal nung isa. Okay? So, parang ganun lang. So, yon. So, naintindihan ba? May question? Class? Wala po. Wala po. Okay. Okay. So, malino naman sa ngayon. Okay, so, yon. So, ibig sabihin, meron na kayo na-derive na anim na identities. Okay? So, advantage to sa inyo na tinuturo ko yung pag-derive kasi pag tinanong nyo yung iba dyan, kahit yung mga engineer dyan na mga kakilala nyo. So, pwedeng itong mga to, minemorize na nila, di ba? So, kayo ang advantage lang. Alam nyo siya kung paano i-derive, okay? From the unit circle. Kaya, kung tutusin, ito yung dapat na matutunan natin. Kasi okay lang naman i-memorize nyo na natin siya, okay? Pero ang idea kasi, once na nakalimutan nyo siya, okay? Pwede mong palabasin yung mga identities na yan, okay? By derivation. Okay? So, yan yung magagawa natin na hindi nagagawa ng robot. Okay? Kasi yung robot, automatic yan eh. Ano yung anim na identity, hanapin niya yan sa memory niya. Okay? Nakastore na yan. So, ilalabas niya lang. So, yun ang ani natin. Kailangan nating i-prevent na maging robot tayo. Okay? So, dapat
tayo ang gagawa ng robot. Okay, hindi tayo ang magiging robot. Okay, so parang ganun. Okay, so to continue yung next identities, so erase ko lang muna to. Kasi. Okay. So next naman is okay. So yung next identities which is the yung quotient identities na tinatawag. Okay, so paano yan nangyari? Okay. So balikan natin dun sa mga previous nating diniscuss kanina. Okay, so ito. Mapapansin nyo, meron diyang ratio na obvious. Okay, so ito kasing ano, una sa kato. Itong unang apat. Okay, so laging 1 yung nasa numerator. So technically wala naman masyadong ano dyan na ratio. So ngayon, ang mapapansin natin may ratio is itong tangent at yung cotangent. Okay. Ratio ng x and y or y over x or x over y. Okay. So yun ang gagamitin natin. So based dun sa definition ng tangent. Okay. So, okay, sorry. So yung definition ng tangent. So alam kasi natin na yung tangent. Okay, so tangent of theta is y over x, tama? And alam din natin na ang cotangent of theta is x over y. Okay. So ngayon, alam din kasi natin yung definition ng x and y, di ba? So ang x is cosine of theta. So ang y is sine of theta. Okay. So based dyan, magagawa pa tayo ng identities. So first, gamitin natin itong una. Okay? So pag ginamit natin yung tangent of theta, papalitan natin ngayon yung value ng y at ng x ng equivalent niya na function. Okay. So yung y is sine of x. Ay, sorry, sine of theta. So sine theta. Okay. Then yung x, papalitan natin ng cosine of theta. Okay? And dyan. So, napalabas na natin yung pang-7 na identities na natutunan nyo ngayong araw. Okay? Sana hopefully matutunan. Okay? So, yan. So, meron na tayong 7. Okay? Then, yung pang-8 nyo, gagamitin naman natin ito si number 2. Okay? So, in definition ng cotangent of theta, is equivalent to x over y. So, papalitan natin si x si cosine theta si x at si y si sine of theta. Okay. So, yan na. Yan na si number 8 na identity. Okay. So, yan. So, madali pa. Sige, madali pa yan kasi nagpalit lang tayo, di ba, ng equivalent niyang value ng x and y. Okay. So, yon. So, meron na kayong 8 identities na na-derive. Okay? So, ilang pa lang. So, alos 30 minutes pa lang tayo nag-discuss. Okay? Meron na kayong 8 identities. Okay? Na na kahit hindi nyo na-memorize. Okay? Kasi madi-derive niya siya. Okay? So, ngayon, punta na tayo sa example. So, ang next na question dito. Okay, sir. So, magaling yung ginawa natin. So, na-derive natin yung 8 identity from identities from scratch, okay? From a unit circle, okay? Ang next nating question, para saan yan, sir? Anong gamit niyan? Para saan yan? Kumaga, para saan yan? Anong gamit niyan sa buhay ng tao, okay? So, ito ang gamit niya, actually. So, ang gamit niya, once na nag-calculus na kayo, so bibigyan kayo ng mga trigonometric functions doon na pwede nyo i-derive, kunyari find the derivative or find the integral, mga ganun-ganun na question, okay, na involve yung trigonometric identities. Ay sorry, trigonometric functions. So ngayon ang gagawin natin, gagamitin natin tong trigonometric identities na yan na natutunan natin para ma-simplify natin yung mga expressions na binigay. Okay. So, ano bang sense nun, sir? Okay, tingnan natin. Okay. So, wait lang.
Okay, so anong sense nun? So, kapag nabigay tayo ng problem na ganito, okay? So, we can use these identities to simplify trigonometric expressions, okay? So, kunyari, example, nagbigay yung teacher nyo, okay? Which is ako rin naman next sem. Bago mag-end pala, mag-start na tayo ng calculus. Okay. So, tinanong kayo. Okay, so kunyari, find the derivative nito. Itong expression na to. Okay, ng tangent theta cosine theta over sine theta. Okay. So, sa unang tingin, siguro ngayon, since medyo mga ilang lessons na rin, pero hindi pa naman masyado ganun karami, pero siguro yung iba, medyo kapag nakakita pa rin kayo ng ganitong trigonometric functions, parang nire-rejecto ng utak nyo actually. So something kasi na parang alien, ano, kasi hindi tayo familiar pa, okay? So may tendency na yung utak natin na i-reject yan, okay? So ibig sabihin lang nun, kapag merong pinapasagutan kayo na nakita nyo yan, i-avoid nyo yan, okay? So hanap ka muna ng ibang question na feeling mo madali, okay? Kasi medyo parang mahirap, okay? Pero kung titignan nyo, sa unang tingin yan, pwedeng sabihin nyo na mahirap. Eh, hirap naman yun, sir. May tangent, may cosine, may sine functions. Okay, tignan nyo. Mamaya, makikita nyo na kung marunong kayong mag ng trigonometric identities, so masisimplify nyo yung ganitong sa unang tingin, feeling nyo complicated na expression. Okay? So, pagka magaling na kayo, tingin nyo dyan, ay, hindi yan complicated. Okay? So, paano yan gagawin? Okay? Kasi kung titignan nyo, parang pag gusto nyo talagang masolve yan, okay, gagawa kayo ng paraan kahit gaano ka-complicated ang itsura niyan. Okay? So, para lang yan, kunyari, nanliligaw kayo yung mga lalaki. Kita nyo, complicated yung, hindi naman sa complicated yung itsura. Okay? So, alam naman natin mga babae, pero baka magalit ng mga kababaihan natin. Okay? Anyway, syempre, papakipot yung si babae. Okay? Kaya, syempre, gagawa kayo ng way para ma-simplify nyo. Okay? Kasi sa unang tingin, kala nyo complicated yan. Okay? Parang ganun lang. So, tingnan natin to. Example na to. Okay? So, ayoko na masyado magtagal na may mag-react sa inyo. Okay? So, kung titingnan natin to, okay, tangent of theta, cosine of theta, okay, over sine of theta. Okay? So, parang ganyan. So, sa unang tingin, parang komplikado. Okay. Pero kung gagamitan natin itong quotient identity, so by quotient identity. Okay. So, ano yung quotient identity natin? So, yung tangent, di ba? May tangent kasi dito eh. So, papalitan natin yung since tangent of theta is equivalent to sine theta over cosine theta. Okay. So, papalitan nyo ngayon si tangent of theta dito nitong equivalent niyang identity. Okay. So, pag pinalitan natin yan, si tangent of theta magiging na siyang sine theta over cosine of theta. Okay. Times cosine of theta. Okay. Over okay, sine of theta. Okay. So, ganyan siya. So, lalabas, itong cosine of theta na to, para lang rin yang may denominator na 1. Okay? So, pakita ko lang ha. Pero yung iba kahit di yung nasulat yan. So, yung nasa ilalim, parang ganun din yan. Okay? May over 1 lang. So, ngayon, kapag imumultiply natin tong dalawang to sa numerator, okay? So, kailangan mo lang i-multiply yung numerator nito sa numerator din. Then denominator sa denominator. Okay, so lalabas, magigitong sine of theta cosine of theta over, kasi minultiply nyo, over cosine of theta. Okay? Tapos over ulit na sine of theta. Over 1. Okay?
So, lumalabas, may cosine of theta dito. May cosine of theta dito. So, pwede mo i-cancel yun. Okay, maging 1 na yun. So, lalabas, ang magiging result nito, okay, magiging na siyang cosine of theta over, ay sorry, nawala, ano na pala yung cosine. Okay, so sine, sorry. Okay, so magiging na siyang, so since wala na yung cosine, sine of theta na lang over sine of theta. Okay? So, ganun pa rin. So, kakancel pa rin. Magiging na lang siyang 1. Okay? So, isipin nyo, itong question na to, itong buong tong expression na to, it is equivalent to 1. Oh, so, mahirap ba yon? So, syempre, sa una, sa tingin lang natin, komplikado siya, okay? Pero once na inaral mo siya and alam mo yung characteristic niya mismo, then alam mo yung identity na yan, makikita mo lang. Okay. Sir, may ask po ako about yun sa okay. Ano. Sige. About sa, paano po siya napili na quotient identity na gamitin sa pag-solve niyan? Okay. Sige. Okay, so magkaka-idea kagad kayo na yung tangent theta ang kailangan yung palitan dyan. Kasi from the basics kasi alam naman natin, di ba, dinipine ng sine theta, dinipine ng cosine theta. So yan ang unang dinidefine, hindi yung tangent. Okay, so based dyan sa ganyang characteristic, parang iisipin kagad natin na ang mas basic ang sine, okay, and the cosine. Okay, so kaysa sa tangent. So therefore, kung titignan mo itong expression na to, siya ang parang complicated na term. Okay? So mas basic kasi yung sine and cosine. Okay? So, pero talagang hindi yun ang talagang pinakaano. Kumbaga yung sagot ko na yun is hindi siya yung pinaka talagang ano bang, ano ba natin ma-explain? Parang hindi siya yung talagang, yun na talaga. Hindi naman sa, yun ang sa palagay ko rin, okay, personal opinion. And sa current normal na nangyayari. Kasi ang sa totoo lang, malalaman nyo yan based on yung kung gaano ka-familiarize sa pag-solve. So yung importante pa rin yung familiarization talaga. Kaya dapat kailangan yung mag-solve na mag-solve. Okay? So kasi parang ang ideal kasi alam na natin, okay, na complicated siya. Pero pwede rin kasi kayo mag-trial and error dito, okay? So, ibig sabihin, mamimili ka ng kung ano yung unahin o papalitan mo. Kasi hindi mo nga sigurado bakit yung tangent theta, okay? Pwede rin gawin yun, okay? Pero sabi ko nga, kapag marami na kayo na-solve, alam nyo na kung ano yung complicated dyan, okay? So, kaya yun ang reason kung bakit kailangan nyo mag-solve, okay? Then, isa pa, sabi ko nga, in yung physical na nangyayari sa mundo natin, mas common tong sine and cosine. Okay, bakit? Kasi lahat, halos nung sa, kung familiar kayo sa signals, okay, ang pinaka-common na signal na makikita natin sa paligid natin is usually, kung titignan mo yung graph niyan o yung characteristic ng wave na yan, it is in the form of a sinusoid. Okay? Familiar kayo sa sinusoid. Okay, so pag sinabing sinusoid, it can be in a function of sine and cosine. Okay, so ganun yung function niya. Kaya parang sa physical world, parang yun yung common. So yun yung mas less na or yun yung mas less na complex, parang lumalabas ganun. Kasi kung titingnan nyo, sa physical, ano kunyari natin, familiar kayo sa gitara, di ba? So, kung may gitara tayo, then yung may strings kayo, okay? So, syempre, alam naman natin yan na na-connect yan dyan din dun sa mga, ano, ang tawag na sa panghigpit na yun. Anyway, pag ginalawa natin yan, di ba? So, alam natin magbabibrate yung string, okay? So, pag nag-vibrate yung string, actually, nakikita natin nagbabibrate
Yung parang nagda-double image, di ba, pag nag-vibrate. Yung parang, kumbaga, ganyan siya nung una, tapos nung ginalaw mo, parang may mga ganun-ganun na siya na image, na parang nagda-double image na parang piling yung nagba-vibrate. Okay? So, yung waveform na yan is something na sinusoidal yan. Okay? So, mabilis lang yan, pero parang ganyan ang itsura niyan. Okay? Nung wave na yan. So, question. Hopefully, nasagot ko yung tanong. Okay, so kung di pa kayo ano dyan, kahit sa tubig, di ba? So, pag yung tubig na sa sa top view na lang kunyari, pag naglaglag kayo ng bato, di ba? So, parang magkakaroon ng ripple yan, yung gumaganong-ganon na ano ng tubig. Okay, so technically kapag eye level yung kunyari yung mata mo, tapos ito yung tubig na steel, pag meron dyan bumagsak na stone, alam naman natin mag-aalon-alon yan eh, di ba? Yung alon-alon na yon is usually in the form of sinusoid. Okay? So kaya, ano siya? Ganun siya. Mas common. Kaya yung tangent ang may isip mo na pwedeng palitan. Okay? And gagamit ka ng quotient identity. Okay? So, question. Pero may nag... chat. Okay, so na ba yung chat natin? Brown out po sa kanila. Okay, may nag-brown out. Okay, sige. Diyan na, hindi ko kasi nakakita yung... Okay, so nag-brown out. So, wala talaga tayo magagawa lalo. Okay, so anyway, unless na makadata kayo, then makakonect pa kayo. Okay? Di na daw makapasok. Okay, sige. Okay, so lobat na. So anyway, sige. Okay lang kasi recorded naman tong ano natin. Baka okay yung ano natin. Yung so continue lang natin tuloy. Okay, so kung wala nang question diyan, so yun yung purpose niya. Okay, so we will use yung identities to simplify yung mga trigonometric expressions, okay, na ibibigay sa atin. Okay? So, next na ano natin, example. Okay, so ito. Kapalakiin natin ng konti. Okay, yan. O, based dyan, question. Ano sa tingin nyo ang complicated dyan? Kotan dyan. Okay. Okay, so, obvious, cotangent ang ano dyan. O di, pwede na tayo ulit na sabihin natin na by yung definition ulit ng quotient identity. Okay. Yung cotangent of theta natin is equivalent to ano? Cosine of theta. Okay, cosine of theta over? Sine over theta. Sine. Yan. Okay, thank you. So, ibig sabihin, papalitan nyo ngayon yung cotangent theta dito sa denominator. Ito yan. Ng cosine of theta over sine of theta. Okay? So, mangyari niyan, kung gusto mong, actually, pwede mo nang i-cancel. Pwede na yan. So, bala kayo kung paano, ano, isang technique, pwede niyong ganitahin, cancel. So, magiging 1 yan. Tapos, 1 din, syempre, dito. So, lalabas is magiging siyang 1 over 1 of sine of theta. Okay? So, ngayon, ang mangyari dyan, ito, na nasa denominator. Kasi, since nasa denominator yung fraction na yan, na denominator din siya. Equivalent din yan sa parang ganito. Pwede mo siya i-multiply na, pero babalik ta rin mo na siya. So, magiging na lang sine of theta over 1. Okay, kaya ang result is equivalent to sine of theta. Okay? So, ganun. So, ganun lang siya. Kasimple. So, syempre, itong example na to na binigay is simple pa rin na
na ano lang na expression. Okay, so medyo may mga expression na mas complicated dyan. So malaking gamit yung identities para ma-simplify yung complicated na expression. Okay? Kasi kung titingnan natin, ganoon naman talaga ang purpose natin. Okay? Kayo as computer scientist pagdating ng araw. So syempre, kailangan kayo ng tao o ng mundo, okay? So para gumawa ng solutions, okay? So technically sa computing solutions. Magpa-program kayo, gagawa kayo ng mga kung ano-anong programs para mag-command o mag sa iba't ibang application actually. Okay, so gagawa kayo nun. So ngayon, syempre, ang gusto nating mangyari is dapat masimplify natin lahat ang kunyari problema, may simplify nyo siya into. Kasi meron kasing mga, ewan ko kung meron na kayong mga subject siguro ng about sa mga algorithms. So, isang komplikadong problem, pwede natin yan masolve by sa paghati, di ba? So, hatiin nyo yung into much simpler na problem. Okay? Then, saka nyo siya isasolve. So, pag na-solve nyo yung mga simpler problems na yun, masasolve nyo yung complex problem na isa. Okay, so ganun. So technically gusto nating maging simple ang lahat. Okay? So wag nating ipapakomplikado ang lahat. Okay? Kaya actually ang thinking ng mga scientists, ng mga engineers ganyan. Kaya nga 'yun na maganda rin kasi miski paano pa nagsama tayo sa mga projects ganun na multidisciplinary ang dating. Okay? So 'yan, nagkakaintindi yung mga scientists sa engineers kasi. Pero naman, usually, scientists mag-discover, engineers ang mag-materialize. So, parang ganun. So, yun. So, pasimple natin, wag nating ipa-komplikado. Okay? Kasi may mga simpleng bagay na mas lalo nyo pang mapapasimple. Di mas okay yun. Mas masosolve natin lahat ng mga problema na ibibigay sa atin. Okay? So, kagaya rin sa inyo, kapag nag-program kayo, so gagawa kayo ng mga codes, okay? So, isipin nyo, i-compare nyo yung isang programmer na nag-program ng ganitong number of lines yung code niya. Compare mo sa isang nag-program na mga ilang lines lang yung code na ginawa niya. Tapos, same lang din yung result. So, sinong mas magaling? Actually, pares na sila magaling kasi masosolve naman talaga ng problem. Pero syempre, kung titignan mo yung ibang aspects such as yung memory na i-store, kasi syempre kung mas marami kang commands, so mas marami yung processes, mas maraming yung data, mas malaki yung data mo. Therefore, mas malaki yung storage mo niyan, mas kakain ka ng power, okay, kung maraming computations. Pero ang result is yun lang rin pala. Okay? So mas tipid ngayon yung maikli lang yung code niya, okay? Yung source code niya. Tapos same lang din yung result. Okay? So ganyan. So ang idea diyan o ang pinaka keyword is yung optimization, okay? So dapat optimize. Okay? So bakit ang example, bigyan ko kayo ng isang example. Bakit kunyari, versus sa mga computers, Apple versus Windows, okay? So, o yung mga devices, consumer devices. Bakit ang Apple maganda siya kahit ang resources niya hindi ganong karami? Kasi optimize. So, yun lang yung idea talaga, optimization talaga. Okay? So, yun. So, dapat optimize. Okay? Para lang yan, kunyari, sa pang-example, yan kayo. Sa real world, bakit ang bee? So, pamilya kayo sa honeybee, di ba? So, yung honeybee, yung bahay nila, kasi syempre, ang idea naman kung titingnan mo yung shape nung ano niya, nung body ng bubuyog. Okay, so syempre, circular yan. Okay, circular. Tapos syempre, mandi dyan yung wings, syempre, napofold. Yung paa, okay, yung paa. Pero technically, bilog.
Okay, bakit ang honeycomb is hexagonal lang shape? Okay. Okay, so ang idea dyan, actually pwede naman silang, kasi kung titingnan nyo, kung bilog sila, edi bilog na lang rin sana yung mga bahay nila. Okay, so pag ginawa mo ng ganyan, na bilog-bilog yan. Okay, merong spot dito na unused. Okay, so sayang yung mga gap na yan. Okay, so samantalang kung hexagonal yung pattern mo, lahat gamit. Okay, so yan, so lahat gamit. Then syempre pag pumasok siya, pasok pa rin siya doon. Okay, so meron pang space dito. Syempre yung mga yan, yung mga pag pumasok diyan yung mga honeybee o honeybees. Okay, pumasok diyan sa honeycomb. Syempre meron din yang cellphone. Saan nila lalagay yung cellphone nila? Siyempre may space pa dito. Okay, so pwede nila lagay yung cellphone, yung laptop nila dito pa. Okay, kesa yung ganito, nasayang yung space. Okay, so ganun. So optimize din siya. Okay, yung nature, makikita nyo merong optimization na nangyayari kaagad dyan. Okay, so ganun. Yun yung pinaka-importante sa atin. Okay, so dapat ganun din tayo. Okay, so to continue yung discussion natin. So, yun yung purpose nung pinag-aaralan natin ngayon, to simplify yung mga expressions. Then, kung titignan pa natin, meron pang iba pang use. Okay, so actually itong subject natin or itong topic natin ngayon, ito na yung medyo mahirap-hirap na part ng trigonometry. Kaya makinig lang kayong maigi and aaralin nyo to. Okay, so yung unang mga fundamental trigonometric identities, madali pa yan. Okay, so next, ito na. Okay, so madali pa yan. Pero huwag kayong matakot kasi explain naman natin. Explain naman natin yan. Kaya basta nakikinig kayo, then nagpa-practice din kayo mag-solve. Walang problema yan. Madali lang tong trigonometry na to. Okay, so ngayon, balikan ulit natin yung unit circle natin, okay? So, kung maalala nyo, kanina yung drawing natin, paulit-ulit na yung drawing natin, pero talagang ganyan yung ano natin. So, once na nag-create ka dito ng right triangle, okay? Okay, so itong point na to is a point, sabi nating P, sabi ko nga kanina, which is may coordinates na X and Y. Okay, so ito si X mo, ito si Y. Okay, so lumalabas, kapag unit circle, ang radius mo is 1. Okay, o yung hypotenuse. Kaya pag lumalabas, drawing ko yung right triangle na yan. So ano pa yung formula na maaalala nyo kapag mayroong right triangle? Okay, so dapat maalala nyo si Lolo Pythagoras, okay, si yung Pythagorean theorem. So according doon, yung hypotenuse, yung square ng hypotenuse is equivalent daw sa sum ng square ng sides of the triangle. So lumalabas yung hypotenuse is the longest side of the triangle, kaya obvious hindi ka magkakamali kung asan diyan. And yung natirang dalawang side, ito 'yon. Okay, so yan yung Pythagorean theorem natin. Okay. So ngayon, kung papalitan natin yan doon sa mga ginamit nating variables, okay, yung h natin o yung hypotenuse is r radius, okay? So therefore, since it is a unit circle, ang hypotenuse mo, ang radius mo is equivalent to 1, okay? So 1 squared. Yung a mo, or the base ng triangle, okay, base ng triangle is the x, okay? Kaya x squared to, plus yung height ng triangle, okay, which is the y. So papalitan natin ng y. Okay. So lumalabas tong x squared plus y squared is equal to 1 squared or just 1. Okay. Kaya ito yung automatic na ano natin dyan. Okay. So
mapapalabas natin yan. Okay? Basta unit circle. So, take note ha. Ito yung theta. Okay? So, yan yung theta. Positive theta kasi assuming a counterclockwise direction. Okay? So, ngayon, yan na yun. Based dito, makagawa na naman tayo ng another identity. Okay? Bakit? Kasi lumalabas, meron tayong definition ng x. Okay? May definition tayo ng x. Meron din tayong definition ng y. Oh, since in a right triangle, tapos ginamit natin na unit circle kasi ang hypotenuse nyo is equivalent to 1. So lalabas, x squared plus y squared is equal to 1. O papalitan nyo lang ngayon ng x. So yung x nyo ngayon is cosine theta. Papalitan natin dito yung x ng cosine theta. Ganyan. Siyempre, kailangan doon pa rin yung squared sa labas. Okay. Plus y squared. So y is sine of theta. So sine of theta. Okay. Then squared pa rin. Okay. It's equivalent to 1. Ito ang ano dito. Technique. Ito yung style. Okay. Kapag meron tayong function na sine of theta kunyari, tapos in-square mo. In-square mo siya. Okay. So, wag niyong isusulat na ganito. Okay. I-square natin yan. Itong buong yan. Wag niyo siyang isusulat na ganito. Okay. So, bakit? Okay. Kasi pag ganito niyo siya sinulat, ang iisipin ko, nung titingin, kung ano yung value ng theta mo, yun ang i-square. Tapos kung anong result nun, saka mo kukunin yung sine nun, yung sine function nun, nung angle na yun. Okay? So, iba yun kasi sa ganito. Ito yung proper. Okay? So, ito ay mali. Mali ito ha. Walang gagawa niyan. Okay? So, ang tama, sulat mo yung sine of theta. Okay? Diba dapat dito mo ilalagay yung square? Kaso mali nga. So, wag dyan mo ilalagay yung square. Ilalagay mo siya dito sa gitna. Okay? Sa gitna mo siya ilalagay. So, ang ibig sabihin kasi nito, kapag sa gitna mo siya nilagay, between dun sa, syempre sa sine function and sa trigonometric function and the angle theta, ang ibig sabihin yan, kukunin ko muna yung value ng sine of theta, then saka ko i-square. Okay? So, ganun siya. So, equivalent din yan sa sine of theta times sine of theta. Okay? So, ganun din siya. Parehas lang sila. Okay? Siyempre, ito, obvious to. Meron niyang 1 dito. Pero siyempre, hindi nyo nasusulat. Okay? Tapos, pag nag-multiply kayo ng ganyan na exponent, in-add nyo. Okay? Kaya siya naging squared. Okay, gets? Hopefully, sana nakuha. Okay. So, ngayon, ibalik tayo dito. So, kapag kinamay yung cosine theta din squared noon, magiging na siyang cosine squared theta. Okay? Then, yung sine squared theta plus sine squared theta to. Okay, is equal to 1. Okay, so by yung commutative law of addition, pwede mo rin pagbalik ta rin yan. Unahin yung sine squared theta plus cosine squared theta. Is equal to 1. Okay? So, yan yung susunod natin na identity na matututunan nyo ngayong araw. Okay? So, siya si... Ano tawag sa kanya? Okay. Tawag sa kanya ay... Pythagorean identity. Okay, so ang tawag sa kanya is Pythagorean identities. Okay? Question? Pang ilan na yon na identity? Pang walo. Pang walo. Di ka sure. Pang walo ba? Siyam. Siyam. Nine. Siyam. Nine na. Kulang ako. Kulang ka.
baka nawala ako nung ano. Okay. So, ito na yon. Okay, so, sorry. So, pang 9 na yan. Identity. Okay? So, marami na. So, magdadalawang, mag 1.5 hours pa lang tayo, pero, ama 1 hour may igit pa lang, pero meron na kayong na-derive na sham, okay? Na identities. Okay? So, okay na yun kaysa i-memorize, di ba? Kasi dito, ito, matagal nga lang palabasin, pero syempre, hindi mo na kailangan mag-memorize. Yun lang yung idea doon. Okay? So, bibilib na sa inyo mga pagkwento nyo. Nay, nakaderive ako ng 11 identities, okay, sa loob ng 1.5 hours. Okay? Okay na yan. Ayos. So, yun nga lang dapat naintindihan nyo. Sana. Okay? Pero kung gusto nyo, ano, pwede nyo naman ulitin ulit. Okay? So, kayo mismo, kayo yung mag-derive sa sarili nyo. Pwede nyo naman gawin yun. Para mas lalo nyo maintindihan. Okay? So, balik na tayo dito. Okay? So, next nating okay? Papalabasin is yung iba pang form. Okay? Kasi actually, ang Pythagorean identities, meron siya, yung unang pinakita ko, yun yung pinaka-basic na form. So, yun yung number 9 natin. Ito yon. Okay? So, meron pa siyang ibang mukha. Okay? So, meron pa siyang ibang form. Okay? So, kung titingnan natin ang ibang form ng Pythagorean identity, so, syempre, start muna tayo sa kanya sa pinakaunang form. Okay? Kasi ganoon naman pa na-derive. So, okay? So, yan. So, ngayon, itong sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. Kapag dinivide natin yung equation natin, yung both sides, okay, ng cosine squared theta, okay, so try natin. Didivide ko tong left-hand side ng cosine squared theta, okay. Siyempre, since may equality dito, may equal symbol dito, okay. So, ang ibig sabihin lang yan, kapag ginalaw mo yung kaliwa, okay, left-hand side, kailangan mo ring galawin yung kanan. Okay? So therefore, kung nag-divide ka sa kaliwa ng cosine squared theta, kailangan mo rin mag-divide sa kaliwa ng, sa kanan ng cosine squared theta. Okay? So, yon. So, sige, gawin natin. So, ngayon, kapag gagawa na natin yan, pwede natin itong i-separate, actually. Ewan kung nakikita nyo to, pero dapat naiisip nyo to na ito, pwede natin i-separate. Ito, pwede rin i-separate. So, ano yan? Paano mangyari, sir? Ganito. So, itong sine squared theta na to, pwede natin siyang separate. Ganito. So, sine squared theta over cosine squared theta. Okay. Tapos, yung plus, syempre, sulat mo pa rin. Okay? Then, dito sa susunod is cosine squared theta over cosine squared theta. Okay? Over is equal to 1 over cosine squared theta. Okay. So, ano napansin nyo dito? So, parehas na may cosine squared theta sa numerator at sa denominator. Okay? So, therefore, ito ay magiging 1. Magkakansin. Okay? Mm-hmm. So, yon. So, magigitong 1. Tapos ito, syempre, ganun pa rin. Okay? Sulat lang natin tuloy. Ang next na question ko ngayon, meron ba kayong identity na alam na ganito ang form? Meron ba? Meron ba kayong natutunan ngayong araw na ganyan ang form? Meron? Meron o wala? Yun ang nasagot yun. Okay. Wala pa, sir. Wala, di ba? Wala pa, sir. Okay, wala. Totoo yun, wala. Wala kong tinurong ganyan sa ngayon. Okay, tama yun. Wala talaga. O, so paano na yan, sir? So, hindi. So, gagawa tayo ng way para lumabas yung tinuro ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, may square dito. May square din dito. Okay. Question. Ito ba pwede kong gawing ganito? So, ita-transform ko siya ng ganito. Pwede ba yan?
Pwede yan? Okay. Pwede ba sa tingin nyo? Hindi po. Diba hindi? Hindi po. Kasi mag-iiba po yung ano. Pwedeng hindi. Sigurado kayo? Pwede. Hindi. Pwede na lang sa karamay. Masakit na. Okay. Hindi po, sir. Okay. Pinalat ka na. Pwede. Pwede, pwede. Pwede po, sir. Okay, sige. Sagot na isa. Hindi. Pwede. Oh, hindi pwede. Okay. Anyway, ganito. Tingnan natin. May nagsabing pwede sa inyo, may hindi. Okay. So, sa unang tingin, parang hindi. Okay. Pero actually, pwede yan. Tingnan nyo, ha. Pag ginawa ko bang ganito, meron akong gagawin, ha. Na, numbers tayo. Numbers. Kunyari. Ito. 4 over 16. Kunyari lang, ha. Ito bang 4 over 16 na to? Pwede ba tong equivalent ba to sa? Yes, sir. Yes, po, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Opo. Yes. Oh, so, ibig sabihin ito, pwede rin. Pag nilabas mo tong square dito, kasi sa numerator, sa denominator, okay, so, makikerry niya yon. So, para lang rin yung ganito, ha? Kasi ang ito, yung pinakita ko na ganito, na sine of theta over cosine theta. Pag inano mo yan, in-evaluate mo yan, pwede mong kunin yung squared niyan. So, ibig sabihin sa numerator, i-square mo yon. Okay, parang ganito. Over cosine theta. Ganyan. So, same lang rin yan. Okay? So, nakukuha ba? So, ibig sabihin, pwede. Okay? So, ibig sabihin, pwede yun. Okay, barayin ko lang yun. Kasi, sabat nga pala, ano? Pwede naman malaki. Okay, dun siya na. Okay. So, okay? So, ibig sabihin ito, pwede yan. Okay? So, therefore, ito rin ang pwede rin to. Sa tingin nyo, ito ba equivalent ba sa ganito? Equivalent ba siya? Opo. So yan. Kasi itong 1 naman, walang problema naman eh. Kasi yung 1, kahit i-square mo yan, it is also equivalent to 1 pa rin. Okay. O ngayon, question. O itong mga natira dito, meron na bang identity kayong alam? O tinuro ko sa inyo. O meron na, di ba? So itong isa, ito ay quotient. Tan. Okay, which is equivalent to tangent. Tama ba? Opo. Tangent of theta. Okay. So, palitan na natin yon. Okay. By, ito by quotient. Quotient identity. Okay. Itong susunod, reciprocal to. So, by reciprocal. Reciprocal identity. Anong reciprocal ng cosine? 1 over cosine. Plus. Cosine number 1 of third. Sec. One, oh, sec. Second. Okay, last. Okay, so ngayon, i-distribute na lang natin. Okay, so i-distribute na lang natin ngayon. May medyo may feedback. Papamute po na ng mic nyo. Paul, pakipit ng mic ba, Paul? Okay, so yan. So, ngayon, pagpalit nyo, pwede na natin i-distribute ngayon yung squared. Okay? So, yung tangent theta ngayon, magiging ang tangent squared theta plus 1 is equal to secant squared theta. Okay? So, yan na yung pang-sampu. Okay? Yung pang-sampu. So, yun. Yan na yung pang-ten. Na identity na natutunan nyo ngayong araw. Okay? Question? Okay, so hopefully wala. Naintindihan naman. Okay? So, titingnan natin, meron na tayong 10 identities na natutunan
1 hour and 15 minutes pa lang tayo nagdi-discuss. Okay, so okay na yun. Okay, so next, yung last nating identity para ngayong sa morning session. Okay, so okay, so next natin gagawin dito, so babalik ulit tayo dun sa basic natin na formula kanina. Okay, so sine of squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. Okay, so ngayon kung kanina dinivide niyo siya ng cosine squared theta, ngayon ang gagawin niyo naman is to divide naman yung both sides ng sine squared theta. Okay, sine squared theta. Okay, so ganun pa rin yung process. Pag niwalayin nyo, so sine squared theta over sine squared theta plus, okay, cosine squared theta over sine squared theta is equal to 1 over sine squared theta. Okay, so kung titignan nyo, meron na namang sine squared theta dito sine squared theta. So mawala na yan. Okay, magiging na siyang 1. Okay. Tapos dito, wala pa itong kamukha na form. Pero kapag sinulat natin na ganito. Okay. Okay. Pwede natin isulat yan ng ganyan. And ito rin, ganun din. Okay. So by quotient and by reciprocal identity, ma-re-replace natin to. Ayan. Okay, so yung cosine theta, sine theta, equivalent siya sa cotangent of theta. Okay, and yung 1 over sine mo is, sa reciprocal tayo, equivalent siya sa cosecant theta. Okay, then squared na naman. Okay, so distribute yung squared, magiging na siyang cotangent squared theta. Okay, is equal to cosecant squared theta. Okay, so kung titignan natin, yun yung last form niya. Okay, so ito. So number 11. O yung 11th identity na matututunan nyo ngayong araw. O natutunan nyo na. Okay, so may question ba dito? Okay. So wala. Okay. Okay, tapos may example tayo. Pero siguro mamaya na kasi mabibitin na tayo niyan sa oras. So balik tayo ng alauna tuloy. Okay, so may tanong ba so far sa this identities? Wala po, sir. Okay, sige. So at least nakatapos tayo ng onsen ngayong morning. Mamaya mabibigay na lang tayo ng example dito sa Pythagorean identities. Okay, so hopefully marami kayong naintindihan ngayon, natutunan ngayong araw. O ngayong umaga, okay? So, yun. So, yun na muna. So, happy lunch. See you later at 1, kahit 1:10. Hindi, mga 1:10 lang. Para kasi kung matapos naman natin yun, i-dismiss ko na lang kayo umaga. Okay? So, mga less than 1 hour na lang naman yun. Okay, so at least konti lang yung ano natin. Kasi alam ko medyo ano rin sa load nyo. Okay, thank you. So kung wala nang question, yun na muna sa ano natin ngayon, discussion. Okay, so thank you. So see you again later. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Happy Teacher's Month. Okay, thank you. Salamat. Bye, sir. Okay, sige. See you later. Bye-bye.
Bye-bye.